Puno na po ang emergency room at COVID-19 ward ng paggamutan ng Dasmariñas sa Cavite. Kaya may ilang pasyente na naghihintay sa parking area ng ospital para ma-admit. Live po mula sa Dasmariñas, Cavite, nagpapatrol Michael Delizo. Michael, kumusta na ang lagay ng mga pasyente dyan sa labas? Bernadette, sa mga magpupunta rito sa paggamutan ng Dasmariñas na may sintomas ng COVID-19, ay kailangan muna nilang maghintay dito sa parking lot na may mabakanteng kama sa ER o sa COVID ward. Nagtayo na ng tent ang paggamutan dito sa labas pero walang kama at nakaupo lang ang mga pasyente at dito na lang din sila kinakabitan ng oxygen kapag nahihirapang huminga. Nabawasan ang pagkabalisa ni Marisa nang sa wakas ay naipasok na sa ER sa paggamutan ng Dasmariñas ang kanyang mister na may pneumonia. Okay naman ako kasi na-admit ka agad, inaasikaso naman. Laking pasasalamat nila at saglit lang silang naghintay dahil mahaba ang pila ng mga nasa parking area para ma-admit. May ilan umano na dito na inabutan ng komplikasyon at namatay. Kulang pa rin ngayon. Ngayong nag-fourth surge, nakikita nyo meron pa rin dyan sa labas. At meron pa rin iba na nasa sasakyan na lang nila. Nakaiyak na talaga minsan, wala na kami mag-away kasi puno na rin yung ER namin eh. Di na namin alam kung saan ilalagay, iba nakaupo na lang. Lampas na sa kapasidad ang mga pasyente sa COVID ward at ER sa paggamutan at binawasan na rin ang operasyon ng outpatient department. Kaya hirap si Leia na ipa-therapy ang kanyang mister na na-stroke. Napakahirap, sobrang hirap, nakakatakot. Umabot na sa record high na lampas 2,000 ang mga aktibong kaso sa Dasmariñas. Sa Bacoor, nahigit 2,000 rin ang mga aktibong kaso. Gumagamit na ang Southern Tagalog Regional Hospital ng mga shipping container para palawigin ang kapasidad sa pagtanggap ng mga pasyente. Sa Tanza, pumalo na sa higit 1,000 ang mga aktibong kaso. Kabilang sa bagong kaso, ang mismong alkalde ng bayan na si Yuri Pacumio na wala naman umanong sintomas. Sa St. Augustine COVID-19 Isolation Facility, nabawasan ng higit kalahati ang mga pasyenteng senior citizen dahil dumami ang mga kinailangang dalhin sa ospital. Kapag mga O2 requiring na po talaga, mga oxygen requiring, is kailangan nang matransfer sa hospital. So kapag dito po kasi, lalo na kapag senior citizen and adult, mabilis lang po talaga mag-desaturate yung lagay nila. Pag meron kaming pasyenteng biglang nahirapang huminga po, pag inaano namin sa ER po, then pag tinatransfer namin kahit madaling araw po, sumusugod kami sa hospital. Parehong nabubugbog ang healthcare system sa Metro Manila, katulad ng NKTI na nahihirapan ng magpalawak ng kapasidad, lalo't buibigay na rin ang kanilang mga health worker. Ang San Lazaro Hospital, ililipat na ang mga mild cases sa temporary treatment and monitoring facilities para magkaroon ng bakante sa mga malalala ang kondisyon. Ang problem nga po namin kuminsan is may mga DOA po kami, sir. Last night we had two DOAs. Ang nakuha po namin feedback is naghahanap daw po ito, naghahanap kung saan pwedeng i-admit. Dumating po sa amin, wala na po, dead on arrival na po. Yung isa po is COVID suspect because 10 years old lang po. Full capacity pa rin ang PGH sa COVID patients at nananatiling sarado ang ER. Maraming nakapila sa ER actually, kahit na sabihin natin na hindi na tumatanggap, may mga nakaabang pa rin doon, no? So never naman talaga nauubusan ng pasyente. Bernadette, pinaplano na ngayon ng DASMA LGU na magtayo ng karagdagang extension tent dito sa paggamutan. Pero ang problema ay ang kanilang manpower dahil meron na ngayong 60 health worker na nagkasakit at na marami na rin ang nagre-resign. Ngayon, hiring dito sa paggamutan at nag-aalok na rin sila ng karagdagang 10,000 pesos na allowance sa mga nurse pero wala naman umanong masyadong nag-a-apply. Bernadette. Maraming salamat, Michael Delizo.